So sa part po ng DPWH, ano na po ang mga naisagawa ninyong hakbang at paghahanda tungkol dito? Mula pa nung itong administrasyon na ito, marami naman po kaming ginawang mga flood control projects all over the country. Ito po yung pagproteksyon sa mga low-lying areas na dati-dating binabaha, lalo-lalo na po sa dito sa Central Luzon at sa mga ibang parte ng Pilipinas. Sa ngayon po sa 2024, marami pa rin po yung mga flood control projects na isinasagawa ng DPWH at sinasamantala po namin itong magandang construction weather na umiiral sa ating bansa para mas mapabilis namin yung pagpagawa ng mga flood control projects. Alam po ninyo, ang medyo problema natin ngayon sa mga bayan-bayan yung mga ilog po natin, mababaw na masyado yung riverbed. Kaya kung may ulan, yan po, umaapaw at umaapaw yung mga tubig. Kaya binadikiran. Sa ngayon po, marami po yung ginagawa yung mga tinataas natin muna, yung mga revetment walls, para kagad-agad mabigyan po ng protection yung mga ganyang areas na parating binabaha. Pero ito yung pansamantala lang po siguro ito, dahil ang importante po dapat dito sa atin, sa aking palagay, dapat talaliman po natin yung mga riverbeds ng mga ilog natin para mas malaki po yung carrying capacity para yung tubig mas mabilis dumaloy sa kung saan papunta po sa dagat po. At saka may panukala na po si ang ating mahal na presidente na wag naman natin pabayaan lahat na yung mga tubig baha pupunta sa dagat. At kailangan po magtulungan kami with other agencies, particularly itong National Irrigation Administration, na mag-imbak po namin yung tubig baha kung sakali during the rainy season para magamit po sa irrigation requirements para yung makuha po natin yung food security program ng ating administrasyon para mas marami po yung maanihin natin mga alay. So yun po ang direktiba ng ating presidente ngayon. Yun po, isasagawa na namin po ngayon. Alright.